ng Bureau of Corruption, Corrections, mga kaibigan, paano mo maiko-correct yan? Hindi na kinokorek ang tao dyan. Nililityo ng buhay, mga kaibigan, ano po? Ito ho mga taga-Bucor daw, ayon sa isang senador, mga kaibigan, maaari daw panagutin, ho? Isinampa, murder, multiple murder yan eh, mga kaibigan eh, at saka planting of evidence. Parehong kaso na walang piyansa, mga kaibigan. Ano ho? Hindi natin alam kung saan ho lahat hahantong ito. Alam nyo naman, wala pa tayong nabalitang nagtagumpay na kaso laban sa kawalanghiyaan sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Ha? Mabuti to, medyo nakasuhan daw ng MBI. Ito'y complaint pa lang ito eh. Kumbaga, sa prosecution pa lang ito. Prosecutor's office. Wala pa ho ito sa husgado, mga kaibigan. At saka kung bagal at bagal ang pag-uusapan natin, pinakamabagal po itong administrasyong ito sa lahat ng bagay. Sabi ko nga sa inyo eh, di ba, lahat ng unang-una pa lang, pag-upo pa lang, lahat ng mga dapat gawin, marami akong nakalimutan ko na eh. Ngayon, isa-isang binabalak daw nila gagawin, kaya nagbabalik sa ating ano, alaala yung mga sinabi natin nung bagong upo pa lang itong kasalukuyang administrasyon na gawin. Kita ninyo, doon lahat pumupunta eh. O ngayon, ito pa, itong Bucor daw, sabi ni Gordon, pwedeng panagutin administratively liable. Administrative? Ano mo yan? Ano parusa dyan? Suspension? Ha? O tanggal lang sa pwesto? Bay buhay ang pinag-uusapan o dito. Hindi ho komo kriminal, walang batas na nagsasabing pag kriminal, napatay mo, mas mababa ang kaso mo. Lalo na kung pinatay mo ito sa pagkakataon na wala namang ginagawang krimen. Diba? Oh, mga kaibigan, lalo na sineserve yung kanyang yung parusang na ipataw sa kanya, mga kaibigan. Oh, pero ang sabi ni Gordon, ano raw siya, nairita siya. Oh, mga kaibigan, sabi niya nakakaduda, ilalabas nila yung nila kung kailan patay na, nasunog na. Di tama yon. Hanggang ngayon, ha, marami pa rin ang naniniwala na hindi raw patay si JB, mga kaibigan. Pero alam nyo, yung natanggap nating report na binasa natin kahapon yung portion galing sa source natin, ha, mga kaibigan, na merong nalalaman dyan sa Bucor, mga nangyayaring kalokohan dyan. Aba eh, ano ho eh, mga kaibigan eh. Iba ang kwento, di ba? Doon. Ang sabi, mabait daw si Bandag. Pero ngayon, pagka nababasa ko yung mga pinagsasabi nito, hindi ho ako naniniwalang mabait na ito eh. Lalo yung mabang eh. Ha? Mga kaibigan, hindi niya alam. Kaya siya naluklok dyan. Eh dahil di sa paghanga ng tao sa kanya. Di ba? Oh, siguro, kaya napilitang siyang ilagay dyan. Eh dahil sa may mga humahanga sa kanyang tao, akala matino. Yun ang problema natin. Kasi kung matino ka, ito lang ang sasabihin mo eh. Halimbawa ako public official. Ako yung inkargado ron. Responsible kasi ako yung pinakamataas dyan eh, di ba? Ikaw ang unang-unang may pananagutan sa lahat ng mangyayari sa ilalim mo. Di ba ang pinakasimple lang hong sagot dapat eh?
kung talagang wala silang itinatago, mga kaibigan, di imbestigahan natin, di ba? Kung talagang may nangyari yan, yan nangyaring yan, hindi tama yan, talaga namang hindi tama eh. Anong sasabihin mong data privacy? Sabi ko nga sa inyo kagabi, di ba? Hindi naman kasali yun eh. Ipapatayin mo, tapos may COVID, data privacy, ano pigsasabi mo? Hindi ka nakakaintindi, pulis ka lang eh. Di ba? Hindi nga yata pulis to eh. Ano to, jail guard yata ito eh. Mga kaibigan eh. Sabi ni Gordon, tinan mo, si Gordon, abogado, siyempre, mas maniniwala ako rito. At sabi ko nga sa inyo, kahit hindi tayo mga abogado, hindi tayo mga mambabatas, sintido ko mun lang eh. Anong privacy sinasabi mo ron? Sabi ni Gordon, ang Privacy Act, ha? Walang Privacy Act sa preso. Ang Privacy Act lang, pagka, let us say, yung binisita ka ng abogado mo, hindi pwedeng basahin yung sulat ng abogado mo. Lawyer-client relationship yan. Yun yung data privacy, mga kaibigan. Pag bumisita yung asawa mo, di pwedeng silipin yung mga yan. Mga kaibigan, yun daw ang data privacy. Pag bumisita yung asawa mo, di pwedeng silipin yung mga yan. Ano ibig sabihin dun? Ano ibig sabihin dun? Mga kaibigan, basta, sabi niya, nairita siya eh. I'm really scandalized. They think they can pull one over us. Yung sagot ni Bandag, masama eh. Mga kaibigan eh, akala mo kung sino. Hambog pala ito. Hindi ako naniniwalang mabait eh. Dahil sa personality na ipinakikita niya. Hindi ba? Simple lang ang sagot dun eh. Kung talaga wala kayong tinatago, bakit? Nagahamon siya, sabi. Sige, pakita nyo kung talaga may taong ganun. Bago kayo magsalita. Nawala na eh. Nasira na yung etiketa ng mga nasa gobyerno ngayon. Ha? Yung nasa saad na dapat maging klase ng pakikitungo ng mga nasa gobyerno sa publiko na nasasaad sa batas. Anong batas yun? Yung Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees. Yun lang, masama na yun eh. Pwede ka nang kasuhan doon yung mga statement mo na ganun. Kasi wala na sa standard eh. Ethical standard. Mga kaibigan, bastos, mayabang, hambog ang dating nung mga sagot ni Bandag, mga kaibigan. Simple lang naman eh. Ganun ba? Nangyari yan eh. Kinalulungkot natin, hindi dapat mangyari ang ganyan, di ba? Paimbestigahan natin kung paano nangyari. Yun ang dapat na isagot. Ngayon, hindi. Antagonistic sila. Yung ganong reaksyon, pagdududaan ka na. Di ba? Katulad to, yung ginagawa nila sina sa pamilya nung kanilang hinaras. Hinaras dyan sa Bikutan, mga kaibigan, na pinalalayas nila. Hindi ba? Ngayon, kinakasuhan naman nila. Ba't na napunta kaso ang usapin? Kayo itong kwan eh. Binabaliktad nila ngayon para maging offensive ang papel nila. Kasi kitang-kita sila sa kwan eh. Wala silang paliwanag, di ba? Paano mo palalayasin yan? Ano pinangahawakan mong merong kang karapatan na magpalayas? Kayo dapat magpatunay nun eh.
ano, lahat na lang pwede mong palayasin. Oh, mga kaibigan, kaya siran-sira ang rule of law. Ang taong bayan, supposed to be, itong mga walang yang ito, pinasusweldo natin ito para gampanan nila ang kanilang mga tungkulin sa proteksyon, pangangalaga sa proteksyon at katiwasayan ng lipunan at ng mamamayan. Pero hindi. Sila ang gumagawa, mga kaibigan, ng ika nga po'y ligalig. Nililigalig nila ang lipunan. Di ba yan, terorismo tawag sa ganyan?